Dahil sa epekto ng thunderstorms, ilang lugar sa Naga City at Camarines Sur nakaranas ng pagbaha nitong weekend. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Dahil sa epekto ng thunderstorms, naitala ang malakas na buhos ng ulan sa Naga City at ilang bahagi ng Camarines Sur nitong weekend. Kaya matapos lang ang ilang oras, lubog na sa baha ang bahaging ito ng Vilmar Homes sa Barangay Calawag sa Naga City, kung saan umabot ng hanggang tuhod ang taas ng tubig baha. Dahil dito, ilang residente ang lumipat na muna sa bahay ng kanilang mga kamag-anak, habang ang iba hindi nagpatinag sa baha dahil halos kinasanayan na raw nila ang ganitong sitwasyon, lalo na kung malakas ang pag-ulan. Haloy ng tuod, kumbaga sawang-sawa na nga siguro. Napapagal na talaga. Every time na nagbabaha, napapagal na kami. Samantala, sa pangambang muling umapaw ang tubig sa Bicol River, ilang residente naman sa mga bayan ng Minalabak at Milaor ang naghanda na ng kanilang mga gamit sakaling biglang magpatupad ng evacuation ng mga otoridad. Masarakat gamit, sa taas, pati kami sa taas. Sa bayan naman ng Balatan, pansamantala ring hindi nadaanan ang bahaging ito ng Siramag Luluwasan Spillway na nagdudugtong sa mga lugar ng Pararaw at Kamanggahan matapos umapaw din ang tubig sa spillway. Una nang ipinag-utos ng provincial government sa mga LGU na agad na ilikas ang mga apektadong pamilya na nakatira sa mga hazard-prone areas sakaling mas lumala pa ang sitwasyon ng panahon, lalo na sa mga susunod na oras o araw dahil sa bagyong Egay. Habang nagpatupad na rin ng no-sale policy ang PCG Camarines Sur sa northern seaboards ng probinsya para maiwasan ang anumang maritime incident. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News.